sa pagtapak namin sa dalampasigan ng isla, bumungod sa amin ang maputing buhangin at asul na karagatan. Ang Malkapuya talaga namang makapigil hininga ang ganda. Boracay Sand din to. Hindi ho ito masyado pang crowded. Hindi pa ho ganun karami yung tao na nagpupunta. Dahil nga ho ngayon pa lamang parang nalalaman o na nakikilala itong lugar na yon na ito. Wala pa nga ho kuryente dito eh. Ngayon kung gusto niyo mag-overnight dito, mga cottage lang, pwedeng tent. Come on, let's go swimming. Maaari rin daw mag-trekking sa maliit na burol ng isla kung saan matatanaw ang kabuuan ng Malkapuya. Pero bukod sa kagandahan ng isla, isa pang ibinibida ng Malkapuya ang sikat daw nilang buko vendor, si Mang Chris. Are you from? Portugal. Buenas tardes, amiga. Hindi lang kasi siya basta nagbebenta ng sariwang sabaw ng buko. Kundi may libre pang pagpapatawa sa mga turista. Sa mukha pa lang, baka mabuga mo raw ang iniinom mo sa katatawa. Siya ang binansagang Mr. Mukhasim ng Malkapuya. Nag-iisa ba kayo dito nagtitinda ng buko o meron pa iba? Marami po kami, ma'am. Palitan lang po sa bawat isa sa amin dito. Ah, ganun? Bakit ka naging sikat dito sa pagbebenta ng buko? Eh, unang-una, yung mga guests, pinapatawa ko rin. Ah, talaga? May entertainment ka. Ako kasi yung nag-entertain bawat dating. Come to Malkapuya! So ikaw yung parang tour guide nila? Yes, ma'am. Okay. Ikaw daw, kilala din si Mukhasim dito, Mamang Chris? Yes, ma'am. Kasi unang-una, ang amo ko dati, sabi niya, Chris, bakit hindi mo subukan yung ipamukha ang asi mo? Sinubukan ko, ma'am. Ang nangyari sa mukha ko, ganito. Sige. Pinakulubot ko una, ginanong ko, ma'am. Kaya pagsabi niya, Chris, paano ang mukha? Chris, paano ang mukha na malungkot? Ganun agad yung mukha ko, ma'am. Pagsabi naman niya, Chris, smile. Pag sinabi naman niya, Chris, yung kulubot na mukha, ginaganong ko niyan, ma'am. Siyempre, hindi ko na pinalagpas ang pagkakataong maka-selfie si Mr. Mukhasim. Teka lang, parang hirap yata eh. Matapos ang masaya kong pakikipagkwentuhan kay Mang Chris sa isla ng Malkapuya, sunod ko naman dinayo ang isa sa ipinagmamalaking sandbar ng Northern Palawan. Ang Ditaytayan Beach. Sandbar. Ang sandbar nito ay may habang 200 metro. Ayan, nakikita ninyo, puting-puti ho yan, ano? Ang oras ho ngayon ay mag-aalas 3 ng hapon, kaya talaga naman kitang-kita, kitang-malutang itong sandbar na ito. Marami ang pwede gawin dito. Alam niyo mga ka-wonder, napakaganda ho nitong Ditaytayan. Talagang, well actually, meron siyang katulad na mga lugar na rin sa Pilipinas. Yung isa sa mga napuntahan ko na parang katulad dito na may ganito pahabang sandbar, diyan sa may Sumilon, yung nasa pagitan ng Dumaguete at Cebu. So, ganito ho kaganda itong Ditaytayan Island na to. Ito, nakita niyo, white sand, clear waters, talagang ang sarap-sarap mag-swimming. Ditaytayan, maituturing pa na isang virgin island. Kaya naman ang mga turista rito na enjoy ang malinis na buhangin at tubig. Pati na ang pagiging payapa ng lugar. Sa isla, maaari ka rin makahuli ng sariwang isda at iba pang lamang dagat. Ay, naku, tumatalo. Ano ba yan?
Tumatalong pa. Mga bagong huling isla to eh. Ano mga isla na? Tulad na lang ng shell na ito na kung tawagin sa kanila, saang. Ay, para ng pusit. Tango buwar. Ang sarap nga. Ang sarap. Manghuli ka pa nga. Bagamat napapabilang noon ang isla ng Malkapuya at Ditaytayan sa teritoryo ng Culion, buhat na maging leper colony ito, napunta na ang pangangalaga nito sa ibang karatig na bayan. Diyan, nandito tayo sa Malkapuya Island. Kanino ba ang Malkapuya Island? Historically and geographically po, sa Culion talaga siya, leper colony. Yung kasi wala siyang taxation yung Culion that time nung naging sanitarium. So lahat ng mga karatig na mga municipalities, yung mga islands na nahiwalay, madalas doon sila nagbabayad ng mga taxes. Paano ngayon? Sa ngayon, sino ang ano dito? Sino ang nagki-claim na may pag-aari nitong lugar? Ayaw po. Sa ngayon po, sa lahat po ng talaga sa halos sa buong Pilipinas, sa buong mundo na alam po nila to na Culion, ay na Coron. Kasi nga doon sa yung mga nakalagay sa mga poster nila. So, sa ngayon po, doon pa rin sa kanila nagbabayad ng taxes. So, itong island na to, matuturo niyo ba na mayaman itong lugar na to na parang kaya gusto niya rin na talaga mapakita rin sa Culion? Opo, yun po rin yung isa sa mga ano na may kita naman natin na halos wala ng peak season or whole year round. Nandito po yung mga turista natin. So isang ano sana malaking tulong sana para doon sa sa patuloy na pag-unlad ng Culion. Opo, yung ito ay mapapapunta sa inyo. Opo. Apila naman ang pamahalaan ng Coron. Mayroon silang katibayan ng pagbabayad ng buwis para sa isla. Napatunay daw na sa kanila nabibilang ang Malkapuya at Ditaytayan. Sa ngayon, patuloy pa rin na gumugulong ang usapan tungkol dito. Pero sa kasalukuyan, kapwa nagtutulungan ang dalawang bayan upang lalo pang makilala ang Malkapuya Island.